O, eto naman mga kababayan. Yung susunod natin, dinig natin yung kaingutan nung kay ano, nung fans ni Kibuloy. Pakinggan ko maigi to ha. Matik. Oh, mga sapo. Hindi sila sa Gadabaw, guys. So ay, yung mga sap daw po, mga kababayan. Oh, pakinggan natin, ha? Matik. Oh, mga sap po. Hindi yan sila taga Davao, guys. So, para talagang guys. Pero ano ibig nyong sabihin? Mga taga Davao lang ang pwedeng humuli kay Kibuloy. Ganun ba? Hindi ba kayo sakop ng Pilipinas? Yun yata ho ang pagkakaalam nitong mga panatiko ni Kibuloy. Mga bossing, ang kala yata ho nila, kapag galing ho ng Luzon, mga bossing, eh, yun, hindi pwedeng hulihin. Sabi, hindi kami fans, eh, hindi, fans ka ni Kibuloy! Fans ka, hindi kami fans, oh, full-time worker kami ni Pastor, walang, hindi, fans ka ni Kibuloy! Kulto ba yung pagsasamahan nyo dyan? Kulto ba yan pagsasamahan nyo? Nagtatanong lang ako, ah, kulto ba yan yung mga tinuturo sa inyo dyan? Fans kayo nyo niyo, di ba? Kung ano sabihin sa inyo, sinusunod nyo na eh. Di ba? Alam nyo may alam nyo merong kailangan sagutin sa kanya. Alam nyo merong kailangan siyang sagutin. Pero ano ginagawa nyo? Hinahadlangan ninyo. Oh. Wala pala kayong mga fans kayo. Kala ko ba yung inyong bossing eh ano? Anak ng Diyos. Bakit kailangan kayo ang dumepensa? Kailangan kayo ang gawing ano? Human shield para hindi siya mahuli. Oh, di ba? Ito talaga mga fans ni Kibuloy oh. Oh, tuloy natin oh. Pero ito talaga yung kaalaman nyo, Iris Jan. No? Iris Jan, ito talaga yung kaalaman nyo kapag kayong hindi taga Davao, yung huhuli kay Kibuloy eh hindi pwede. Yun talaga yung kaalaman yung mga fans ni Kibuloy. Magre-research pa ako tungkol sa inyo. Wag na oy, ayoko maging kagaya sa inyo. Baka mamaya maging kaanib pa ako ng kulto ba yan yung ano nyo, samahan nyo dyan. Kulto ba nga kayo? Sabihin mo na, Jay, ano, Iris. Gusto lang namin malaman kung kulto kayo dyan. Kasi kung ano-ano mga nalalaman ninyo, pag hindi taga Davao, oh, wala kang alam. Wala talaga akong gustong malaman dyan. Puro kalukuhan yung mga pinaggagawa nyo dyan eh. Uy, si ate. Uy. Hindi daw mga taga Davao yung huhuli kay Kibuloy, kaya walang karapatan. Hindi po taga Davao yan. Oh, kaya nga tinanggal po oh, yung mga kapulisan dyan para ma-serve yung warrant. Diba? Kasi kapag ka, yung mga taga Davao yung mga kapulisan dyan, eh nandyan pa din, babagal, walang ginagawa. Diba? Oh, wala pa na to eh. Wala pa na to si Jan eh. No? Fans ni Kibuloy. O, ano pa daw sinasabi? Nandiyan yan taga Davao, guys. Tingnan nyo. Mag-uusap pa sila. Hindi daw taga Davao, mga kababayan. Kaya hindi pwedeng hulihin si Kibuloy. Eh kapag ka, lalo na, ha? Lalo na kapag ka talagang Interpol na ang nakialam. O paano yan? Sasabihin nyo, hindi po yan mga taga-Pilipinas, guys. Tingnan nyo po, oh, nag-uusap-usap po sila. English pa po yung pinag-uusapan nila. Oh, pag yun ang nakapasok sa inyo, sinasabi ko sa inyo, wala yung human shield ninyo. pag ang Interpol ang pumasok, ano? No, wala yung human shield ninyo. Oh, tuloy. Taga-Davao. Yung mga taga Davao na pinagtatanggal nila, pinalitan nila para makasulong sila dito. Eh baka babagal-bagal kasi. Di ba?
Baka babagal-bagal yung mga taga Davao kaya pinalitan. Yan. Wala talaga. Kuno kay bala sa MC. Binubuhos sila na talaga kami, oh. Tingnan niyo naman yung mga armas nila. Kami, wala kaming mga armas. Natural mga kapulisan yan. Magse-serve ng waranto pares. O tapos napabalita na madaming armas si Kibuloy. O di ho ba? Tapos ang supporter ni Kibuloy o yung pinaka ma-influensyang pamilya dyan sa Davao. Ano gusto nyo? Pumunta lang? Ang hawak-hawak lang, baton? Di ho ba mga kababayan? O. Wala kami mga armas. Tingnan nyo, walang mga armas yan. E di ko. Kumuha ka ng armas, malamang pati ikaw, hulihin niya mga yan. Walang mga armas yun, guys. Yan sila, oh. Full butter gill. Tignan nyo, naka M16, naka bulletproof. May mga... Baka police nga yan. Ano ba ina-expect mo sa police? Nakabarong Tagalog, tapos naka-slacks, naka-leather na sapatos, tapos may hawak, bulaklak. Yun ba yung expect mo sa pulis? Etong mga pants talaga ni Kibuloy, oh, ang hihina ng kukote, mga kababayan. No? Isang tao lang ang huhulihin. Oh. Halos 3 bus na sundalo ang pumasok sa Glory Mountain. May 2 helicopter pa. Sa susunod, dagdagan pa ng mas madami yan. Ano, doblehin. 5 helicopter na para talagang kuhang-kuha na si Kibuloy. Bastos naman eh, 'di ba? Oh, hindi sinunod yung pagpapatawag ng Senado at Kongreso. Oh, di ho ba? Ang daming waranto pares. Oh, nagtatago. Oh, susunod, dodoblehin 'yan. Huwag kayong mag-alala. Pag-utang sa mga kaot, katakatahan lang mo. Butan kay mga tao. Oo nga, no? Sabi ni Slate Goodies, Kibuloy lang huhulihin, pastor lang, pero full butter gear ang puwarma. Di ba Medicine 9 o 18 yung beng-beng si Kibuloy? No? Ang dami, pastor nga lang, pero 19 o 18 yung ano? Yung beng-beng ni Kibuloy nyo. Oh, di ba? Pastor lang yun, ha? Dapat wala kang iniisip na wala tong masyadong kalaban. Wala dapat tong takot. No? Kasi pastor nga eh. Pero wag ka. 19 ang beng-beng. Di ba? Oh. Hindi. Yung West Philippine Sea, may pag-uusap pa doon. Mahina pala kayong umintindi eh. No? May pag-uusap pa doon. Pag nagpadala ka doon, yun na yung kinatatakutan yung gera. Di ba duwag kayo sa gera? Yun na yun. Pero uunahin muna, etong may warrant to pares.